Napakaganda ng umaga dito sa aming bayan sa Pikit, North Cotabato. Dasal ang sumasalubong sa bagong araw dito sa Pikit. Dasal ng Muslim. Dasal ng Kristiyano. Dasal ng Lumad. Anim na putsyam na libong tao ang naninirahan dito sa aming bayan. Karamihan sa amin ay Muslim. Simple lang ang pangarap namin sa buhay. Makakain ng 3 beses sa isang araw, makapag-aral ang mga anak, makapagtanim, at makapangisda ng mapayapa. Makatulog ng mahimbing. Walang gulo. Walang takot. Wala naman sanang gulo dito sa aming bayan eh. Kaya lang, naiipit kami sa labanan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Hanggang kailan itong gira, sir? Ha? Hanggang kailan ito? Well, yung fight against terrorism is going to be a long drawn out war. Mahaba yan dahil sa as long as there are terrorists. Sabi naman ng iba, kaya daw laging may gera dito sa amin dahil maraming nakaka-interes sa yaman ng lupa at ng Liguan Mars. Maraming isda at iba pang makakain mula sa ligwasan. Meron ding natural gas doon. Dahil sa ceasefire ng gobyerno at MILF noong Hulyo, 5 buwan mula nang magbakwit kami, medyo tahimik na muli dito. Nung piyesta nitong Setyembre 2003, masayang-masaya kami. Nagsasayawan sa daan, nagkakantahan, para pagkang walang gulong nangyari dito, parang hindi kami dinaanan ng gera. Sana laging ganito dito sa amin sa Pikit. Sana lagi kaming sasalubong sa bagong araw na walang pinangangambahan. Kasi pagod na kami sa gera. Pagod na kaming magbakwit. Ganito rin kaganda ang umaga dito sa Pikit noong February 8, 2003. Sabado noon, tahimik, walang gulo. Pagdating ng hapon, may balita ng magkakagyera na naman. Di namin alam kung bakit. May peace talk naman sana. Pero maitatanong pa ba namin kung bakit? Impake na naman kami ng dadalhin sa evacuation center. Damit, kaldero, plato, bigas, manok, kalabaw, kambing. Pabalik na naman kami sa wala. Lahat ng February 8 ba? Di ba? February 8. Ang lahat ng tao umalis diyan. Utos ni Mayor, lahat ng tao lumabas. Lumabas diyan sa kwan, sa poblasyon. Yung asawa ko eh, nanganak sila sa February 5. February 5. Tapos February 8, nakabakwit man sila. Tapos noon na sila sa labas. Pero ako, naiwan ako doon. Kaya marami kami mga gamit doon. Naiwan. Pagod na kami, buhay ay laging balisa. Sa nararamdamang karahasan ng dambuhalang gyera, nagkatitig ang buwan sa aming maliit na bayan. Nagpaparamdam ng isang pamalapit na digmaan. Ah,
Linggo, Lunes, mas dumami pa ang mga bakwit. Mas dumami rin ang mga sundalong nagsidatingan, mga tangki ni Gyera. Martes ng umaga, February 11, 2003, araw ng Idul Adha. Nagising kami sa putukan. Gyera na nga sa pikit. Madakod. Marami na daw. Ano mga sapu kaya, mga sapu, kwa na nung ikin bakwit ako. Nagasapu ka na makamagwit? Uy. Kala, pawata ko. Ano kang bakwit ako. Timpo na apo. Hindi na matandaan ng mga nakakatanda sa amin kung nakailang bakwit na sila sa buhay nila. Nung bata pa kami nung 1970s, takbo rin kami ng takbo, kasama ang mga magulang namin. Ngayon, takbo pa rin kami ng takbo, bit-bit ang mga anak namin. Marami sa mga anak namin, ilang beses nang tumigil sa pag-aaral. Ang iba ayaw nang mag-aral dahil sa pabalik-balik na gyera. Hindi lang kaming tagapikit ang nakaranas ng gyerang paulit-ulit. Ang mga karatig pook sa North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, Lanao del Norte at Lanao del Sur, Damulog sa Bukidnon, at pati na rin sa Siokon sa Sambuanga ay kanoon din ang naranasan. Pirmirad, unsay lang nagugulo sa Maigo. Narinig namin ang kuan nagugulo sa doon. Mayroon na namatay doon sa Maigo. Dayon, akala namin ay hindi matutuloy ang gulo. Mamaya na, nakadarating ang mga plane, deep plane o kanang kuan mga kuan. Kibombaan nilang mga tao sa Munay. Mayroon ng kuan mga tao nga namatay sa daan. Noong taong 2000, halos 1 milyon sa mga probinsyang ito ang nagsilikas dahil sa gyera. Nitong 2003, halos kalahating milyon naman ang nagbakwit dahil sa gyera. Mas matindi nga lang dito sa pikit dahil nakakaapat na gyera na kami mula 1997. Nakatatlong bisis na ako ng baki. Ang pangarap namin yung kapayapaan, tahimik, wala nang gyera. Mas maganda ang kapayapaan kasi makapagpatuloy pa kami ng pag-aaral eh. Dahil nga walang katiyakan na ito na ang huli naming pagbakwit sa pikit, iminungkahi ng isang opisyal sa barangay na sana ang gobyerno gawa na lang kami ng permanent evacuation center para alam namin kung saan kami tatakbo kung magkakagera na naman.
kung walang gyera, yung permanenteng evacuation center daw, gawing training center. Praktikal na mungkahi, kaya lang, para na rin namin tinanggap na wala na talagang pag-asang matigil ang gyera. Wala nang pag-asang matigil ang aming pagbakwit. Ang mga bakwit dito sa Mindanao ay hindi nag-iisa. Sa buong mundo, mahigit kumulang 20 milyong tao ang tinatawag na Internally Displaced Persons or IDP. Pero dito sa Mindanao, mas kilala kami sa tawag na bakwit. Dahil sa paulit-ulit na gyera, ang iba sa amin ay nagdeklara ng space for peace o sanctuary for peace sa iba't ibang lugar dito sa Mindanao noong 2002. Kaya lang, may lugar nga ba ang kapayapaan sa panahon ng gyera? Iilan sa aming mga space for peace ay dinaanan pa rin ng gyera. Noong Abril at Hunyo 2003, gumawa kami ng paraan para marinig yung aming mga hinaing. Nagbakwit power kami. Pumunta ang iilan sa amin kay President Arroyo sa Malacañang, sa Vice Presidente, sa Department of Defense, sa mga embahada ng Organization of the Islamic Conference. Nagbakwit power din kami sa Pikit, Pagalungan at Pagagawan sa Maguindanao. Lumabas kami sa mga evacuation center namin para isigaw ang nasa puso namin. Cease fire o tigil putukan para makauwi na kami. Siguro kung lahat ng bakwit sa Mindanao lumabas ng evacuation center para magbakwit power noong Hunyo 2003, baka mas napabilis pa yung pagdeklara ng cease fire.